So guys, base nga po sa video na ilalabas po natin, tatlong tao ang nagbigay ng kani-kanilang pahayag tungkol po dito sa magiging estado ni Kai Soto dito po sa Gilas, Pilipinas. Si Coach Soto Reyes, si Coach Tim Cone, at si Tony Ronsone ng Wasserman Sports. So titingnan po natin yan. Alam nyo ba sinabi ni Coach Tim Cone, kailangan namin si Kai Soto dito. So meaning, kahit hindi shoe-in, eto si Kai Soto, parang naniniwala tayo na isa na talaga siya sa mga pasok sa Gilas, Pilipinas. Eh wala naman tayong pagpipilian, di ba? Anyway, puntahan na po natin. Kamusta na ba si Kai Soto? Uwi ba siya ng Manila? Tingnan po natin ang report ni Sir Homer Sison na inilabas ni Sir Tony Ronsone ang kanyang pahayag tungkol po dyan. Ayon kay Sir Tony, uwi siya sa Maynila para magpahinga. Non-stop siya nitong nakarang taon. Ha? Walang idea kung kailan babalik yung pamilya bukas o sa susunod na araw. So base po sa pahayag na to ni Sir Tony Ronsone, hindi niya alam kung kailan babalik si Kai Soto dito sa Pilipinas o yung kanyang pamilya. Pero sinigurado po niya na uuwi po siya ng Maynila. So bigyan daw ng pahinga si Kai Soto para sa susunod na plano. Ito po ang pahayag ni Sir Tony Ronsone sa report pa rin ni Sir Homer Sison ng Spin.ph. Sabi niya, sa ngayon, bigyan natin ng pahinga ang bata ng ilang araw at saka natin malalaman ang susunod na plano. So humihingi po siya ng ilang araw, pagpahingahin po natin, no? Ayon po sa kanya, eto si Kai Soto, para daw sa mga susunod na plano, malalaman natin. Sabi pa niya, muli marami siyang natutunan, nakapaglaro siya sa Summer League at maayos naman ang unang salang po niya. 21 pa lang naman siya. Actually, 21 years old pa lang naman talaga siya. So marami pa, no? Marami pang pagkakataon kung NBA at NBA ang pag-uusapan. Ngayon, kumusta naman ang naging injury ni Kai Soto sa kasagsagan ng bakbakan ng Orlando at ng Boston Celtics? Ito po ang pahayag ni Sir Tony Ronsone sa report pa rin na inilabas ni Sir Homer Sison ng Spin.ph. Sabi niya, maliban na lang kung may iba pa kaming hindi alam, pero maayos po siya. Kailangan lang ng pahinga. Kumpirmado po na maayos si Kai Soto, walang damage na ganung kalaki, hindi ganung kalaki yung naging injury. Base na rin po dito sa report ni Sir Homer Sison na inilabas po ang pahayag mula kay Sir Tony Ronsone. Maliban na lang daw po kung wala silang alam, kung hindi nila alam, maayos po ang kalagayan ni Kai Soto. Kailangan lang daw po ay konting pahinga. Bukod kay Sir Tony Ronsone, nagpasabog din po si Coach Soto Reyes tungkol po sa lagay ni Kai Soto. At ito po ang pahayag ng Spin.ph po dyan. Ibinunyag ni Gilas, Pilipinas Coach Soto Reyes na ang pinsala sa likod na natamo ni Kai Soto sa NBA Summer League ay hindi kasing sakit gaya ng inaasahan. Kumbaga konti lang, konting damage lang yun nangyari dito sa likod nito si Kai Soto. Kasi nga sinasabi po rito ay hindi ganong katindi na katulad ng inaasahan po natin, no? Ngayon, ano bang sinabi ni Coach Soto tungkol sa issue na yan? Ito po ang pahay ni Coach Soto sa report pa rin ng Spin.ph. Sabi niya, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap si Tony Ronsone. At sinabi niya na ang lahat ng x-ray ay negatibo ang resulta. Kaya magandang balita po yan. Ayon mismo kay Coach Soto Reyes sa report ng Spin.ph, kinumpirma po niya na nakausap niya si Tony Ronsone at ayon po kay Sir Tony, lahat po ng x-ray ay negatibo, no? Maganda po yun. Magandang balita po yan para sa Gilas, Pilipinas. And of course, sa coaching staff at SBP ng Gilas, Pilipinas. Nakausap na ba ni Coach Soto si Kai Soto? Ito po ang pahayag ni Coach Soto sa report pa rin po ng Spin.ph. Sabi niya, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na kausapin si Kai Soto mismo. So wala pong heart-to-heart talk mula dito kay Coach Soto Reyes at kay Kai Soto. Hindi pa po sila nag-uusap base po sa report na inilabas ng Spin.ph. No? Ayon lang sa report ni Sir Tony Ronsone, bumasi po si Coach Soto Reyes. And inilabas din po ni Coach Soto Reyes ang pagdating ni Kai Soto dito sa Pilipinas. Sabi po ni Coach Soto sa report pa rin po ng Spin.ph, sabi niya, sa tingin ko darating siya bukas. Ngayon po to, ha, ngayon po ata to. Pagka alam ko darating siya, dumating man siya sa practice o hindi, hindi ko alam. Maliban na lang kung nandito na siya, doon lang tayo makakasiguro kung magpapakita siya. So base po sa inilabas sa pahayag na to ni Coach Soto Reyes, wala pa siyang hindi pa siya sigurado kung dadalo sa practice eto si Kai Soto, kung pupunta sa practice, no? Maliban na nga lang daw kung nandito na siya sa practice, yun, sigurado tayo na nandito na nga po siya. Pero sa kasalukuyan, wala pa pong kasiguruhan kung dadalo sa practice na ginagawa ng Gilas, Pilipinas eto si Kai Soto. Kung hindi sigurado naman si Coach Soto sa plano ni Kai sa Gilas, paniwala naman ni Coach Tim Cone na dapat maglaro si Kai sa paparating na World Cup. Ito po ang pahayag ni Coach Tim Cone sa report po ng Rappler. Sabi niya, sa tingin ko,
si Kai ay isang dominanteng puwersa sa Asia. Sa tingin ko, bumalik siya dito at maglaro sa World Cup. Maaari siya maging dominanteng puwersa para sa amin sa paraan na kung paano namin siya palalaruin. Sa palagay ko, maganda yung World Cup para magpakita siya. Actually, totoo yun, ha? Kung pagbabasehan natin yung kanyang mithiin, yung kanyang gusto na makapasok sa NBA, eto na yung pagkakataon ni Kai Soto na magpakita siya talaga ng kanyang galing sa World Cup. Dito kasi ibababad po talaga siya. Hindi tayo naniniwala rito na hindi siya mabababad. Kasi kailangan yung puwersa ni Kai Soto dito sa World Cup. Diba? Kaya nga iniintay siya. Kaya nga iniintay siya ng Gilas Pilipinas. No? At bagamat wala pang shoe-in sa Gilas Pilipinas, inamin po ni Coach Tim Cone na kailangan nila si Kai Soto. Ito po ang kanyang pahayag sa Rappler. Sabi ni Coach Tim Cone, yan ay isang bagay na sinasabi namin sa kanya. Kailangan namin siya dito sa lalong madaling panahon para maipasok namin sa kanya ang sistema ng opensa at depensa. Yan talaga yung susi at kailangan namin siya dito. So pinagdidiinan niya na kailangan talaga nila si Kai Soto sa position ng sentro, di ba? Gusto talaga ng coaching staff na may pasok kay Kai Soto ang opensa at depensa na nilalaro po ng Gilas Pilipinas sa kasalukuyan. At base na nga po sa sinasabi ni Coach Tim Cone, parang sa tingin natin, isa na si Kai Soto sa magre-represent ng bansang Pilipinas kahit walang shoe-in, di ba? At ano naman ang pahayag ng ilan nating kababayan tungkol sa isyong yan? So puntahan na natin si Jack. Sabi niya, X-ray is negative and so his stint in the national team. Hindi naman siguro negatibo yung kanyang magiging stint dito sa national team. Wala pa namang decision po dyan. So, hintay-hintayin natin. Baka maglabas ng anumang pahayag. O baka nga mabulagan na lang tayo eh. Kasi nagpa-practice na talaga, di ba? Hindi natin alam eh, no? Si Isidro, malamang maayos naman talaga likod niya. Pagod at stress lang siguro. Actually, parang ganun na nga. Kasi ang buong Pilipinas umaaksas sa kanya na makapasok sa NBA. Ganun katindi yung pressure noon, no? Yung stress, yung pagod, nandun lahat, sama-sama yon. Eh, ganun talaga yung mangyayari, no? Si Arnold T, relax lang kayo. Tingin ko dyan, pahinga lang yan, 7 to 10 days. Yan yung maganda po dyan, di ba? Yung magpapahinga lang po siya ng 7 to 10 days, pwede. Why not, di ba? Bigyan natin ng pagkakataon. Si Denver, unsolicited advice to Kai. Join Gilas practices and do well or great at World Cup. Thereby, scouts will notice you more. Totoo yun eh, no? Yung ipapakita mo sa World Cup, since gusto mong pumasok dito sa NBA, andi dito lahat ng scout. Kasi buong mundo to eh, no? Lahat manunod to. Alam naman ang lahat yan eh, no? So maganda talagang avenue, etong World Cup, para maipakita ni Kai Soto anuman ang kailangan niyang maipakita na hindi niya nagawa dito sa Summer League ng Orlando Magic. Ganun lang kasimple yun. At naniniwala tayo na maglalaro ito si Kai Soto. So guys, maraming salamat.